Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's vlog, mag-unboxing tayo ng mga diniliver sa akin na Nike na gamit ko. So yun, it's been a while since the last time na nag-unboxing tayo ng mga Nike stuff ko. Kasi nga nagkaroon ng problema dun sa shipment. So yun, ang dumating naman lahat. So ayan, kaya ganito karami. So huwag natin patagalin to at medyo maraming box to. So tara, buksan na natin. So yun guys, natanggal ko na siya lahat dun sa may box at ganito na siya. Kasi kung isa-isayin ko kanina, medyo marami yun. Tapos tatagal yung video. So tinanggal ko muna siya lahat sa loob ng box para dire-diretso tayong makita natin kung ano yung laman. So simulan natin dito. Ito yung Kyrie 8. So ayan. Ayan siya. Medyo matagal na siyang lumabas. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, nagkaroon ng delay dun sa shipment yung gamit. So ayan. Pero masaya pa din dahil ayan, dumating yung mga gamit ko. So ito yung colorway niya. Ayan. Next tayo, ito. Ito is Jordan 36 Low Luca na PE. Wow guys. Ganda na ito. Ganda ng colorway. Ano? Kitang-kita yung ano, tingkad ng kulay. Ganda ng colorway. Actually, nagagamit na ako nito. Hindi ko lang alam kung kailan ko binlog yun. Yung Jordan 36 na high cut. So, ito yung low cut. Ayan. So, ayan, try natin to. Okay naman siya. Kaso nga lang yung problema ko ito. Parang nung ginamit ko siya lagi, parang nakakaramdam ako ng something different dito sa ilalim nito. Kasi may bubble siya eh. Pero yung performance niya guys, sobrang okay. So ayan, Jordan 36 Low Luca Doncic P. Ayan, ito panlaban. Nike Waffle. Ganda ng kulay. Kulay waffle talaga. Kulay coffee din, pwede. Actually, ganito na yung mga lumalabas na kulay ngayon, madalas sa mga sapatos, tsaka mga damit. Ewan ko kung season din, kaya puro gantong kulay. Kulay mocha, kulay brown, kulay gray, kulay cream, puro ganyan. So yan, solid siya guys, pang everyday walk, pwede. Ito naman is Nike Dunk Low. Sobrang simple lang nung ano, nung kulay niya guys. Ayan siya. Ganda ng kulay. Pwede nga nung pwede sa lahat to. Tapos may ano siya. Ayan, may drawing na Nike sa ibabaw. Ganda. Solid. Yung ano talaga, yung Nike Dunk Low. Never talaga na luma yan. Laging ano, hindi siya nawawala sa uso kumbaga. So ito, Kyrie 8 ulit. Another colorway ni Kyrie. Daming balot ah. Kyrie Infinity. Tawag. Hindi ko alam kung lumabas na to yung gantong colorway. Kasi parang first time pa lang ako nakakita. Ganda. Ano ng colorway nyo? Orange, yellow. Solid. Ayan siya guys. Nike Infinity. This one is Blazer Low 77 Vintage. Ito pa yung isang hindi nawawala sa... Uy! Okay ba ng kulay pala yun? So, sa labas niya, blue swoosh. Then sa loob, green swoosh. Okay din ah. Kasi yan, all white. Yun yan. May kulay yung swoosh natin. Ito pa yung ano, isa sa sapatos na hindi nawawala sa uso. Yung blazer. Mapa high or mapa low.
laging uso yung ganito. Madaling ternohan kasi, tsaka madaling pang-forma. So, ayan. Solid, solid. Tapos ito, Air Max Penny. First time mo nakarinig dun. Woo! Layupin. So ito, for sure, sapatos to ni, ano, ni Anfernee Hardaway. Ayan. Sa mga 90s dyan. Ito yung sikat na sapatos dati. Ayan siya. Solid. Yung nga lang, size 11 lang siya. So, panglakad ko na lang siguro to. Pero ito yung ginagamit na panlaro ni Anfernee Hardaway. Ayan. Ayan. Kulay ng ano, blue and white. Kulay ng Orlando Magic. Solid, guys. So, masarap kaya panglakad to. Kasi parang medyo matigas. So, classic, classic shoes. Very nice. Solid ah. First time ulit ako nakakita ng ano, ng ganyan na ano, na sapatos. Air Max Penny. Another, ano, another pair ng Kyrie Infinity. Another colorway. Ah, ito, parang nakita ko na to. Oh, nakita ko na tong colorway na to. Kasi pinsan ito yung ginagamit ni Mark Andy Barroca. Gusto niya rin tong ano. Gusto niya rin tong Kyrie Infinity. Ganda rin. Purple. Solid. Kaya nagugulat kayo kung bakit puro Kyrie na sapatos yung pinapadala sa akin. Kasi ganun ako. Once na may magustuhan akong sapatos, yun yung lagi kong nire-request. Kasi kapag nagustuhan ng pao ko yun, ayoko na nang papalit-palit ng sapatos. So ito naman is Kyrie Low 5. So ito yung edition niya na ano, na low cut na version ng ano niya, sapatos niya. Kahit na medyo matagal na itong lumabas yung kulay. So ayan siya. Basic na ano, basic na colorway. Siguro ito yung mga una pang lumabas na ano, na kulay niya. So usually pagka may lumalabas na signature shoes, ang first colorway is laging black, black and white, or all black. O yun yung unang lumalabas. So yun yung low cut version niya. So ito, tignan tayo, Jordan Sarayo. Of course, yung box pa lang alam niyo na ako nung Jordan to. Jordan 1. Hindi ko lang alam pa nung colorway to. Woo! Okay. Not sure kung ano. I'm not sure kung anong colorway to or basta may something to for sure. Ayan. Hindi ko lang alam kung anong edition to. Solid ah. Ayan. Ganda na ito. And another box of Jordan 1. Hindi ko lang alam kung anong Jordan 1 to. Kung anong edition. Pero nakita ko na ito matagal na ito lumabas. Parang band ba ito? Ayan, ayan. Ito siya. Okay din. Material niya. May mga sulat-sulat. Hindi ko lang mabasa mahigi. Yung ano. Wearing them, they can... Ewan ko. Hindi ko mabasa mahigi. Kasi masyadong dikit-dikit yung sulat niya. So, ayan. Another pair of Jordan 1. Jordan 1 pa rin. Woo! Right. Oh, yes. Hindi ko lang alam kung ano yung exactong tawag dito, pero naalala ko na lumabas to. Hindi siya yung ano eh. Hindi siya yung Jordan 1 Royal Blue. Iba yung tawag dito. Ayan. Ganda. Pero iba yung material na na. Sobrang solid pa rin, guys. Crispy. Oh,
iba talaga yung amoy nung ano, guys. Bagong sapatos. Kahit na alam mo na yung amoy, hindi nakakasawang amoy-amoy. So ito is Jordan 4. Ito yata yung Zen Master. Ewan ko lang, ha? Correct me if I'm wrong. Ito yata yung kay Phil Jackson doon. Zen Master. Ewan ko lang. Ayan siya. So para siyang ano, tie-dye yung ginawa dito sa sapatos. Tsaka iba yung material na ginamit nila, hindi leather. Parang ano, parang maong. Ayan siya. Solid din. Stick. Jordan 4. So, next natin is to. Nike Dunk Low Retro. Ako po. Actually, kung naalala nyo guys, nag-reopen yung Nike Park sa BGC. Kung hindi ako nagkakamali, kumuha ako ng ganitong pair. Ayan. Meron ako nito. So, pang second pair ko na siya. So, ayan. Parang kulay ano, green apple yung kulay niya. Solid din yung colorway nito. Kaya nung nakita ko to dun sa my store, hindi na ako nagdalawang isip na nakunin na din. Kasi, yun niya, although ano naman ako eh, na hindi ko rin hindi ko rin masabi na ano, na baka mamaya, kagaya ngayon, kung dumating yung gamit ko, walang ganito. Tapos hindi ko siya binili nung time na yun. So baka nagsisisi pa ako ngayon. Okay naman, good problem naman na meron kang two pair ng ganito. So ayan. Again, yung Dunk Low, hindi nawawala sa uso guys. Nandyan lang siya palagi. So ito naman, Nike Onionta Sandal. So sandals siya. Ayan. Wow. Actually, yung nakuha ko rin gantong sandals dati, pinangregalo ko na lang sa kaibigan ko. So, ito malamang regalo ko na lang ulit sa kanya. Ayan. Kasi hindi naman talaga ako nagsasandals. Ayan. Pero okay siya. Eh, nung ngayon nga, nung niregalo ko sa kaibigan ko, nakita ko na ginamit niya. And bagay talaga sa kanya yung mga ganitong formahan. Kaya, alam ko din kung kanino kayo bibigay yung mga ganyang klase ng ano, gamit. So ito is Jordan Air Jordan 3. Hindi ko alam kung ano yung tama, kung cardinal ba yung tawag dito. Ayan siya. Yeah. Ever since, solid din talaga yung Jordan 3. Isa rin to sa nagustuhan na sapatos ni Ruby noong time na nagsusot pa siya ng Jordan. Isa to sa mga nagustuhan niyang ano, number. Yung Jordan 3. Ewan kung napanood nyo yung vlog namin na yun na sobrang tagal niyang hindi nagamit yung Jordans niya. Tapos nasira na yung ganito. Bumuka na. Ito yung ano, isa sa favorite niya. So ayan. Fire red, alam ko fire red yung ano, sapatos niya na yun. Pero ito, cardinal yata yung tawag dito. Jordan 3 cardinal. So let's move sa next pair. So ito is KD14. Meron ng bagong KD ngayon, pero gaya ng sinabi ko, medyo na-delay yung mga gamit ko. Siguro medyo matagal na to dapat dumating sa akin. Pero yun nga na-delay. Kaya ito, KD14. Let's see kung anong color ito. Okay. Ganda rin ang colorway niya. Just do it, Nike. Ewan ko anong klaseng ano to, anong kung anong edition to. Ayan. Kasi may ano eh, may heart shape na ano eh, sa may tag niya. Siguro Valentine. Ganda rin, solid yung ano, colorway niya. Ayan, makapit to guys. Nakasubok na ako nitong KD14. Makapit siya. Yun nga lang. Para sa akin ah, yung KD14 parang
kasi pag sa size 12 na panlaro ko, nagdadalawang medyas ako. So, pag dito, nagdalawang medyas ako, sobrang sikip na siya sa akin. So, kailangan, feeling ko saktong-sakto to, kung parang true to size yung tawag, kumbaga. Pag sinabing size 12, 12 talaga. So, ayan. And sobrang kapit nito, guys, tsaka malambot. Ito is Nike Dunk Low Retro. Nike Dunk Low ulit. Nike Sun Club. So, yung colorway niya, puro neutral lang. Ay, pastel. Pastel yung tawag pala yan. Ganda rin. Ah, okay. Ah, parang si Ruby, may binili na, ano, na Nike Dunk Low. Tapos may ganitong logo rin, oh. Yung may ano, may coconut tree tsaka may sun. Ayan. So, check ko nga ulit yung sapatos niya na yun. Pwede kami mag-twinning dito, ah. Yun nga lang. Parang magkaiba yung kulay nito. Ah, hindi. Same nga. Same na same. Siguro yung pambabaing version yun. Check ko nga yun. Solid, solid colorway. Another Kyrie 8 or Kyrie Infinity, all white. Ganda. Ganda talaga pagka ano, pagka majority white yung kulay ng ano, ng sapatos. Yun nga lang, problema dito, once na tumagal na, magiging madumihin na talaga. So ayan. Parang solid niya. So meron akong 4 pairs ng Kyrie Infinity. Another pair ng Nike Dunk Low. Ooh. Another pair na binili ko nung nag-reopen yung Nike Park sa BGC. Ito yung Nike Dunk Low na barbershop. So same scenario. Kung hindi ko siya binili, tapos wala siya dito sa delivery sa akin, medyo may regret tayo dun. Pero yun nga, good problem kung mas second pair mo siya. And yun, pwede mo muna siya itabi, tapos kapag tumagal, pwede mo na siyang ilabas ulit para gamitin. So ito yung ano, Nike Dunk Low na barbershop. So yan, another pair siya. So kung alam ko lang na magkakaroon ako nito, sana yung isang colorway na lang yung kinuha ko. Kasi dalawang colorway to eh. May black, tsaka may yan, may gray. And last pair of shoes is of course DG6. Ito yung bago ni Paul George. And very nice. Kakulay pa nung ano. Kakulay pa ng uniform namin. Ayan, blue. Solid ah. Ito, never pa ako nakatry nito. So, ayan. Siguro matatry ko na siya. And okay naman siya. Malambot. Susubukan na natin to. Matagal ko na ano eh. Matagal ko nang gusto i-try ito. Kaso nga lang, yun, hindi pa dumarating yung gamit ko. And yan. Very lucky and thankful na nagkaroon tayo ng pair. Pero, hindi ko lang alam kung lumabas na tong pair na to. Parang wala pa ako nakikita ng ganito na kulay or colorway. So ayan, Paul George 6, bago niyang labas. And di pala last pair. Ito pala ano, hindi ito kasama sa ano, hindi ito kasama sa package na pinadala sa akin ng Nike. Galing siya sa ano, Jordan Manila. Ayan, ito yung ano niya. Kasama ko na din. Actually, nakausap ko si Kiefer kahapon about dito. Parang sa kanila yata galing, or namimili siya kung ano, kung sino yung gusto niyang padala ng sapatos. So ito parang collaboration yata siya eh. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito. Ayan, si Jordan. Saan ba? Ayan, Jordan. Tapos itong katabi niya na logo. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa logo na yan, or kung si anong brand. Woo! Okay. Parang ano, may parang Chinese brand. Is
syempre, bro, may mga beads. Kasi pag gantong beads, alam ko, Chinese yun. Yun lang yung ano ko. Tapos, eto, for sure. Parang, oh, gets. Marunong naman ako eh. Na, ano, mabasa yung Chinese. Eto, number to. Eto, number 2. Tapos, eto, number 3. Kasi nga, ano, yun lang yung alam ko. Kasi sa Chinese, yung guhit, 1, 2, 3 yun eh. So, it means 23, si Jordan. Okay. So, I think collaboration siya. Okay din ah. Parang ngayon lang ako nagkaroon ng ano. Hindi ko na maalala kung kailan ako nagkaroon ng Jordan 5 na low cut. So, ayan siya. Ang okay din tong collaboration na to. Ayos. Solid. So, yun yung last pair. Ano, and then, ito tayo sa slides. So, Nike Off-Court Slide. Chinelas natin. Okay, same. Ito yung ano, isa sa pinaka-comfy na chinelas ng Nike ngayon. Sobrang lambot nito, guys. Ilang beses na akong nagamit ng ganito. And kapag pinapadala na ako, tinatabi ko talaga. Kaya, ito yung favorite na slides ko ng Nike. Kaya yung binasi, medyo matigas siya ito. Sobrang lambot talaga. Ayan. So, pinadala na ko ng dalawa. So, same. Nike Off-Court Slide. For sure, colorway lang yung pinagdala. Okay. I like this colorway. Black siya, tapos may touch siya ng ano, gold. Gold yan. Ayan, gold siguro to. Ayan, gold yung ilalim niya. Tapos all black. Okay, ah. Tapos yung ibabaw niya, leather. Solid as ever. So, yun. And the rest is mga t-shirts na. So, ito. Pinadala na ako ng ano. Deliver din sa akin ng ano. Socks. Check natin kung ano size. So, yun, large. Yun nga, by the way, yung size ko sa socks is large. Kasi, yun yung ano, parang size 12. Nung ano, nung medyas na yun. Ayun. 27 to 30 centimeter. It means parang may ano yun. Dati sa likod nito may mga size nung ano. Kung anong size tong medyas. Pero, ang alam ko, large siya ko. Kasi yung size 12. And then, of course, mga damit natin. Ayan. Cyclings, tights. Ang tawag dun. Oops. Ayan. And I think, dito ko natatapusin, guys, yung video. Kasi kung isa-isayin pa natin tong mga sando medyo, or mga damit, medyo matatagal lang pa tayo. So, ayun. I hope you like this video and nag-enjoy kayo. And please comment down below kung tama ba lahat yung mga sinabi ko or nag-enjoy kayo. And guys, see you guys in our next video. And please don't forget to subscribe. Comment down below again. And kung pwede nyo ma-share itong video na to, maraming salamat. And see you guys in our next video. Bye!